Afghanistan, bayang tila pinagtaksilan ng panahon, nilapastanganan ng ilang dekada ng hidwaan at nitong huli naging laboratorio ng terorismo. Mula rito sa Kabul, ang Kapitolyo ng Afghanistan. Ako si Jessica Soho, nag-uulat. Ang Afghanistan na yata ang pinakasawi sa lahat ng lugar na napuntahan ko. Saan ko man ibaling ang aking paningin, kitang-kita ang kahirapan. Saan man ako mapunta, may mga batang bumubuntot nang hihingi ng limos, tubig o pagkain. Kundi mga bata, mga kababaihan namang balot mula ulo hanggang paa nang tinatawag nilang burka. Sila man nang hihingi. Marami sa kanila, mga byuda ng gera. Pero kung meron mang malinaw na pamana ang mahigit 2 dekada ng gera, sila. Sa mga kalsada ng Kabul, sila'y nagkalat. Karamihan sa kanila, biktima ng landmines. Dumating man ang kapayapaan sa bayang ito, mukhang matatagalan pa bago mawala ng tuluyan ang mga palatandaan ng gera. Milyon-milyon pang mga landmines ang nakatanim sa mga lugar katulad nito sa halos buong Afghanistan. Sa tinatayang 10 milyong landmine na naiwan ng 3 magkakasunod na gera, kalahating milyon pa lang ang natatanggal ng demining organizations tulad ng Danish Demining Group o DDG na aming sinamahan. Ang komunidad na ito sa labas lamang ng Bagram Air Base, 1 oras ang layo mula sa Kapitolyo ng Kabul, isa raw minefield. Ang mga kalalakihan ni hindi makapunta sa kanilang mga bukid upang magtanim ng makakain. Mr. Akbar, can you ask what happened to his leg? You know, person make na kaya amray paish mo chigap siya, chiral. Paay mo naman siya. An accident had happened, mine accident with my leg. In the AI airport, when I was there just working with other colleagues, so I had a mine accident. And now he lives in a place where there are landmines too. Yes, all of these villages are full of mines. So just our house and the village is cleared, but around our houses are full of mines. Everywhere we can find mines. Isang mina kada araw ang nadidimine ng DDG. Ang bawat lugar na kanilang natatanggalan ng landmine, nilalagyan ng palatandaan. For example, this place where we are standing on right now, this white stone, yes. What does this mean? This white color, it means that this area is cleared. What about this check mark here? The check marks also, when the color is white, it means that the area is cleared. You don't have any mine here and no problem you can... Kulang bato o bandila ang warning sign sa mga lugar na hindi pa cleared sa landmines. Kung tutuusin, ang kabuuan ng kalsada hindi pa raw cleared. Pero tila walang pakialam ang marami sa mata garito na basta-basta na lang humaharurot sa daan. We just saw a passenger van go by. That's right, yeah, because they are not taking care, you know. Sometimes they are not accepting. We have gone many times here on this road. There's no mines. But we have to be careful. Kampante ang aming mga kasama. Ang kanilang field office na dati isang mosque, ligtas raw sa mina. Dito kami binigyan ng briefing tungkol sa kanilang demining operations. Bago kami payagang makapunta sa field, pinagsuot nila kami ng protective gear. Can we go? Hindi ako makakakuha, ma'am. Wala ko. No. Kita natin, ma'am. Pinapirma ng waiver nang biglang. Was that a mine? No, that's in the airport. Huh? That's a bomber? I don't know, ISAF forces there. No, ISAF na that. Nataranta ang mga taga DDG sa pagsabog na balisa. Where's the accident? Mike 007, Mike 002. Kalahating kilometro mula sa aming kinalalagyan, isang deminer ang nasabugan habang nagtatanggal ng mina. Please move. Okay. Nagpasya kaming wag nang magtungo sa field dahil sa aksidente.
Dumating ang ambulansya, subalit dahil hindi pa cleared ang buong kalsada, hindi ito nakatuloy sa lugar kung saan may sumabog. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang masamang balita. We don't know the type of the man, but the explosion has happened and he is in uncleared area and he is dead, we are sure. So, the D-miner is dead? Yeah, the D-miner, he is dead, yeah. At tuluyan na ngang nasiraan ng loob ang ibang D-miners. Tinigil nila ang trabaho. Niligpit ang kanilang mga gamit. What do you feel when a D-miner is injured? This is a very bad news for us, you know. We are losing a person, we are losing an experienced person for in D-mining. He is working, for example, to serve Afghanistan, to serve his people, to serve his family. Ang naunang pagsabog, nasundan pa ng dalawa. Kitang-kita ito sa usok mula sa site. Dinalhan ng kabaong ang namatay na D-miner. Makalipas ang kalahating oras, dumating na ang kanyang labi. Malungkot ang lahat, pero nagawa pa nilang parangalan ang kanyang kabayanihan. Buong akala namin, dito na matatapos ang aming coverage. Paalis na ang ambulansya medala ng namatay na D-miner. Ang aking segment producer na si Joy Madrigal at ang aming Afghan interpreter na si Kohe. Move, Manix! Dito ka! Huwag kang gumilid dyan, Manix! Tingi hata ako, Mama. Another tragedy. What happened? I don't know, my God. Mr. Akbar, we were talking, right? What happened? We don't know exactly. We don't know. Another mine had gone. Oh, it was the ambulance that had a coffin, right? The ambulance. This is the ambulance. Oh, our people had gone. Driver, there are two more D-miners. Our doctor. May maliliit na sugat sa noo at braso ang isa pa naming Afghan guide na si Khan. Close your eyes, Khan. It's small. It's a small wound, okay? What did you do when it's exploded? I was with Munix. We were near to the car. Mm-hmm. God save us. Otherwise, we will be also in the... God saved you. Yeah, gas. Because I and Munix was near to the car. Tatlong metro lamang ang layo niya at ng aking cameraman na si Manix Lazaro mula sa pagsabog. Yun doon sa gilid mo. Patingin mo. Pagkalatpas na pagkalatpas lang po sa akin. Lord, thank you, Lord. Ilan sa mga taong nasa kanilang harapan, sunog o sugatan. Sugatan ka? Wala. Akala ko, patay na ako. Bukod sa pagsabog ng gas tank ng ambulansya, limang pagsabog pa ang aming narinig. It was in the front of their office. Manix, sumalis ka na dyan! Patunay raw na booby-trapped ang anti-tank landmine na nadaanan ng ambulansya. Dahil dito, umatras maging ang mga Amerikanong sasaklolo sana. Sumabog ang landmine sa mismong harap o labas ng field office ng DDG, kung saan kami naroon at nakatayo ilang oras lamang ang nakalipas. Bukod sa D-miner na nasawi at lula ng ambulansya, namatay ang 3 sa 5 pang pasahero ng ambulansya. Kay bilis talaga ng mga pangyayari. Sa isang iglap, ilang buhay ang nasayang. Tunay ngang walang pinipili ang landmines.
walang sinasanto. Kahit pa ang dakilang D-miners na walang ginawa kundi magsakripisyo, alang-alang sa mga sibilyang nais sana nilang mailigtas sa kapahamakan. Ganito raw talaga ang buhay sa Afghanistan. Walang kasiguruhan. Isang taon matapos ang September 11 terrorist attack sa Amerika, tila normal ang buhay sa siyudad ng Kabul. Up. May traffic hey. Dito. Grabe din ang traffic. It's not like before. Makikita mo lang 3, 4, 5 people sa daan. Sa guest house ng World Health Organization kami tumuloy. Fully booked daw kasi ang ibang mga hotel ng mga foreigner na nagtatrabaho sa mga international agencies. Once you come on the ship, it's cold. Pagkababa ng aming gamit, agad naming inikot ang syudad. Nagtaka ako ang karamihan pa rin sa mga kababaihan sa kalsada, suot pa rin ang burka. Kahit wala na ang Taliban, ang dating gobyerno ng Afghanistan, na nagbawal sa mga kababaihang magpakita ng kahit na anong bahagi ng kanilang katawan. Kahit tanghaling tapat, maraming tao sa palengke. Nagkalat din ang mga batang namamalimos at naghahanap buhay. Isa sa mga nauna kong napansin sa Afghanistan, ang talamak na kahirapan at ang matindi at malawak na epekto ng gera. Zoo ito ah. Puro tama ng bala, kanyon, tagtad. Kahit yung mga hayop dito, biktima ng maraming taon ng gera. Kasi sabi nila yun sa mga kwento, maraming hayop ang nagkandamatay o kaya tinamaan sa mahabang panahon ng paggegera. Maski paano, buhay ang negosyo. Likas daw magaling ang mga Afghan sa larangang ito. Ito ang tinatawag nilang Chicken Street. Dati raw itong palengke ng mga manok. Ngayon, puro tindahan ng mga handicraft at souvenir items na pangturista. Isa sa mga tumawag sa aking pansin ay ang tindahang ito. Puro mga baril ang ibinibenta rito. Antigo at ang iba'y bago-bago pa. This is 200 years? Yeah. Ang baril raw na ito, 200 years old na. Mahaba-haba nga ang kasaysayan ng bayang ito sa digmaan. Milyon-milyong Afghan ang nagsilikas. Karamihan sa mga kalapit na bansa tulad ng Pakistan at Iran. Pero mula noong mapatalsik ang Taliban at nanumbalik maski paano ang katahimikan, nagsimula na silang magbalikan. How many buses and trucks come here every day? Maybe 200 or maybe in a day 100 or 50. So 50 it depends, yes. Trucks. They're coming from Pakistan, from different parts of Pakistan, from Iran. They will spend one day on the way and one night here. So they may face lots of difficulties, but they go to their own villages, to Kabul. Ang UNHCR o United Nations High Commission for Refugees ang namamahala sa lugar na ito. Pero sa dami ng refugees, hindi ito madaling gawin. They came from Islamabad. It has been 8 days since they left Islamabad, and when they arrived to the border, there was fighting between Afghan forces and Pakistani forces. And the border was closed for 3 days. He says it has been 10 days. But she is complaining from the authorities here. They don't take proper action for them. In the way, during their journey, she was injured. It's great that they are our Afghan, but they do not help us, but they do not treat us, behave us properly. I hope that this will be the end of our miseries. We want peace, not more miseries, not more suffering. Hello? How are you? Na-aksidente sa daan ang mag-anak na ito. Malubhang nasugatan ang isa sa walong anak ng babaeng ito. How long were they in Pakistan? Chakawakda Pakistan. After? 7 years. 7 years they were away from their house.
How are they now? All چطور هستین؟ حالا خوب است مختل وطن آمدین. She is happy that they have returned back to the country. Habang kinakausap ko siya, dumating ang kanyang asawa at ipinagbawal na niya ang aming interview. Bawat head of the family ng mga refugee ay binibigyan ng UNHCR ng $20 na panggastos sa pag-uwi. Ang problema, marami sa kanila hindi nakatitiyak kung meron pang mga tahanan at kabuhayang dadatnan. Wherever we go, still we are immigrants. They will not treat us good as much as we were here. It's our own country. We have no other way. We have nowhere to stay. Habang narito ang mga refugees, tinuturuan sila kung paano makaligtas sa mga landmines. It's very important for the new arrivals and the kids, the children, to have some information about the minings, about the stones, about the colors of mines, so where, which, in which area we are facing mines, and how do we deal with it. Gaya ng aming nasaksihan mismo, malaking problema ngayon ang landmines sa Afghanistan. 10 million landmines ang iniwan ng tatlong magkakasunod na gera. Kalahating milyon pa lang ang natatanggal. Ayon pa sa statistics, 300 Afghan ang namamatay kada buwan dahil sa landmines. Nung araw na kami sumama sa isa sa 14 na demining organizations na nasa Afghanistan ngayon, 4 ang namatay sa 2 magkahiwalay na insidente. Mahigit 20 pa ang sugatan. Sardar, how are you? Fine, thank you. Oh, you can speak English, huh? No English. No English. Si Sardo, 12 years old. 2 taon nang nakalilipas mula noong maputol ang isa niyang paa dahil sa aksidente sa landmine. At hindi lang ito ang trahedya sa kanyang buhay. Ulila na siyang lubos. Ang kanyang buong pamilya namatay sa gera nung siya'y 3 buwan pa lang. Tell him he's a very strong boy and I wonder how he can still smile through it all. مگه بچه بسیار قوی هستین منظورشان است که انوش ما پایتان از دوستان و خنده برای تان است بسیار خوشخوی هستین بله گرد ما خوشخوی نکنم او تو ساعت If I wouldn't brave, I wouldn't survive yet. I have lost my parents and I grew up under the supervision of my relatives. It is very hard. But still, I managed to live a happy life. What does he think of war? Obviously, I express my hatred towards war. It is the result of war. I have lost my leg. Is he hopeful for peace in Afghanistan? I am hopeful for peace in Afghanistan. Yes, 100%. امیدوار هستیم که در سال در جهان We are 100% hopeful for the future. Ano pa nga bang natitira sa buhay ng maraming Afghan ngayon kundi ang pangarap at pag-asa. Noong panahon ng Taliban, wala kang makikitang ganito. Mga batang babaeng papasok o galing ng eskwela. So what about you? You're mga kababaihang nagtatrabaho. Previously during the Taliban government, there was no permission for women to work outside, especially for women who work in foreign agencies. Tumigil sa pagdodoktor si Dr. Friba Huyat Hamayu noong panahon ng Taliban. During Taliban by force, they forced on women to patpoka. Was it hard for you wearing burqa? Yes, it was very hard for female, for women especially in a hot weather. Whenever I'm wearing burqa, it's very difficult for me. Suddenly, I got headache. Makabagong babae si Dr. Friba. Makabago rin ang kanyang mister. Solid 2002 sa mardom. Okay lang sa akin kung nagtrabaho siya. Karapatan niya yun, doktor siya. Kailangan siya ng mga tao at ng kanyang bansa.
Ipinasyal kami ni Dr. Friba sa kanilang tahanan. Medyo kumpleto ito sa gamit. So we have video films and CD films. Siyempre, may TV na ngayon. Hindi tulad nung panahon ng Taliban na pwede kang makulong dahil lang sa pagkakaroon nito. We have on the TV very, the volume was very low because whenever the Taliban heard the sound of films or sound of things, then they arrested the people. Ngayon, kontodo music collection pa si Dr. Friba. Madalas din daw siyang nagrerenta ng paborito niyang Bollywood films o yung mga pelikulang gawa sa India. Photos were banned during the Taliban regime. There was no permission for us to put our photos and to put this kind of photos and also to put our this is my father photo, so they don't allow me to put my father photo. So now we are using this one. This is newly bought? Yes, I have bought it newly for my daughter. It was not allowed during Taliban. They said this is not good to use. 13 anyos lang ang anak ni Dr. Friba, si Farah Diba. Siya man, merong hindi magandang karanasan sa Taliban. The all girls can wear this jeans, so just they said no, you are Muslim, just take out this and you must wear burqa and also veil. So this was very boring for your me. Your earrings, this one's, and you can show it to the camera. Yes. Were they allowed during that? Can you hold your hair? No, on that time that was not allowed to do that, like this thing. But now my mother also like that I will be a like a model girl. But now I can do this because no one can say with me because it's my life and I can enjoy and also. I'm a girl. Hindi man mapilit si Farah Diba na magsuot ng burka, pero kung minsan, may mga pagkakataon pa rin kailangang magsuot ng burka ni Dr. Friba at maging ni Farah Diba. You know, when I'm wearing this, when I'm going outside, so the boys are very stupid and they're saying anything. I'm wearing this because I protect my body because the men are they're very old and they're saying anything to me. Madalas daw mabastos ang mga babaeng hindi nakaburka. Kaya kailangan pa rin nila ito bilang proteksyon. No, only this place. Okay. You know? Naranasan nga namin mismo. Palatitig sa mga babae ang mga lalaking Afghan, kundi man malagkit makatingin. Lipunan pa rin daw kasi ito ng mga macho. Mawala man ang burka, hindi pa rin madaling baguhin ang pagtingin nila sa mga kababaihan. Good afternoon. We're from the Philippines. Pero unti-unti, may mga pagbabago. Sa training center na ito na pinondohan ng World Bank, welcome ang kababaihan. Co-ed ang training programs. Magkakaklase ang mga lalaki at babae. Bagay na imposibleng mangyari kung nasa kapangyarihan pa ang Taliban. Now she must be very happy that she can go out of their house, attend class and even have male classmates. Wala, شما خوشحال هستین که امروی ام سینفی هایتون در یک سمتر سی خواهد. صد چیره ما مشاهده میشه که ما خوشحال هستی. Definitely, it appears from our face that we are happy. All of the females of this country, I tell congratulations. Are the women smart? Are the women in this class smart or even smarter than men? آیا زنها اوشارتر هستند و باسیدارتر هستند از بابا مردم؟ بله و بعضن کنچکالتر هستند بعضن They are very curious کنچکالتر هستند Would they acknowledge that some of them may be smarter than them? Well, you cannot compare, but... Ano pa man, maliit mang hakbang ito sa ngayon, malaking tagumpay na rin itong maituturing para sa kababaihan. Itong stadium na to dati, dito nag-execute yung Taliban. Ngayon,
meron ng mga football games at kung ano-ano mga sport activities dito. Isa sa mga malinaw na palatandaan ng malaking pagbabago sa buhay ng mga Afghans ay ang stadium na ito. Noong panahon ng Taliban, ang nasasaksihan lamang dito ay yung kagimbal-gimbal. In the Taliban regime, they were slaughtering people, shooting people, and cut off their hands, foot. Here, in this stadium, yeah. Ayon sa isang documentary na napanood ko noon sa CNN, marami sa mga ine-execute o malupit na pinaparusahan dito ay kababaihan na hindi nakasunod sa mga mahigpit na batas ng Taliban patungkol lamang sa tamang kasuotan at asal. Women were also shot dead and executed. How many executions did he witness? Masak malum na bud. The exact number is not clear for us. And every Friday there was a show. Pero ngayon, iba na ang pinanonood dito ng mga tao tuwing araw ng Biyernes. Bukod sa sports, marami ng ibang libangan ngayon ang Afghans. Pwede na silang manood ng TV o sine at makinig ng radyo, mga bagay na ipinagbawal noon ng Taliban. Beauty parlor. Ito medyo bago dito sa Kabul kasi sa ilalim ng Taliban, bawal ang makeup, bawal magpa-manicure. Ngayon, marami ng beauty parlor dito. During the Taliban, there is no allowed for ladies to come to beauty parlors and cut their hair or doing makeups and making their nails. What? Minsan, may mangilan-ngilang kababaihang naglalakas loob mag-alis ng burka upang ipakita ang kanilang kagandahan. Now you can cut your hair? Yes, it's now possible for us to cut hair and to prepare our beard as we like. Under the Taliban, what was it like? Under the Taliban, there was a totally ban on cutting off the beard. Sa paniniwala ng maraming Muslim, ang mga kalalakihan ay dapat magpatubo ng balbas. Pero sa ilalim ng Taliban, pati haba ng balbas ay kanilang idinikta. You grew it how long? Here? No, like that? No, about 2 or 3 centimeters. 2 or 3 centimeters, uh-huh. Now you want it short? Yeah. But under the Taliban, you had to grow it long, huh? Yeah, but now it's belong to me too. Masaya rin ang may-ari ng barbershop. Meron na uli siyang negosyo. He is kindly requesting you to take a shot of that. Oh, who is that man? This is my father. Okay. Your father there? Okay. The teacher and my father. Okay. He has no fear. No, 40 years before, 40 years with working with Zahir Shah King. He worked with the king. Yeah, okay, the king. Now you own a barber shop. House business. Shimegi. Ngayon meron ng nightlife ang Kabul. May music, pwede nang lumabas yung mga tao, pwede na silang kumain sa mga restaurant kahit mga babae. May curfew mula alas 11 ng gabi hanggang alas 4:30 ng umaga. Pero bago noon, pwede silang magliwaliw dahil ibinalik na ang kanilang mga kalayaan, may rason na silang mag-celebrate. Because today is a holiday and we are this is our free time and we like to walking and eating or drinking in here in this park. Before, when the Taliban were here, you can't do this. No. So you're having a good time now? Yes. Pero ang talagang dinadayo nila sa kainan na ito, ang pinaka-ice cream ng Afghans na kung tawagin nila ay Shiria, mula sa gatas na may kaunting spices. Handmade ito at kakaiba. Pero mahirap mag-enjoy kapag ganitong napakaraming bata at pulubing lumalapit sa amin upang manghingi. Madalas nga, nauuwi pa ito sa gulo. What's it?
Nakitang marami pang ang problemang kailangang lutasin ang bayang ito. Una sa lahat, kailangan muna nilang matutunang makipagkasundo sa isa't isa. Maagang magliwanag sa Afghanistan. Katunayan, dahil bulubundukin ang bayang ito, hindi ito nilulubugan ng araw. Subalit sa pagkalat ng liwanag, lumilinaw din ang mga problema. Mga batang paslit, kay liit pa, mabibigat na responsibilidad na ang pinapasan. Paano? Ipinanganak sila at nagkamulat sa panahon ng giyera. Wala pa silang kapayapaang nararanasan. Baka nga ni hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin nito. Pero may mga nagmamalasakit. Sa siyudad ng Kabul, nadaanan namin ang Ashana, isang drop-in center para sa mga batang palaboy at mga naulila ng giyera. They have lost their fathers, they have lost their mothers, they have lost their relatives. They are war traumatized. Some of them are. That's true. How difficult is it to reform them, to rehabilitate them and make them forget the trauma? Well, it is difficult to make the children to forget the trauma, but we try to decrease the trauma effects on them by talking, by telling stories, by drama, dialogue, painting, drawing. Bukod sa pagsulat, pagbasa at paghayag ng sarili, tinuturuan din ang mga bata kung paano mabuhay ng marangal sa pamamagitan ng vocational courses. Namangha ako sa kanilang mga talento. Magaganda ang kanilang mga likha. Do you wonder how they can create such beautiful things when they've gone through very ugly experiences in life? That's true. When we see an uneducated, deprived of education child can produce very elegant work or painting or drawing, and we are a kind of amazed and we are astonished. And how these uneducated kids can be able to produce some products like this. Isa pa sa magandang bunga ng Ashana ay mga batang babaeng pwede nang matuto, hindi tulad nung panahon ng Taliban. Si Frusan, 12 years old. What do you feel that you are here in Ashana and learning a lot of things? We feel very much happy in this educational center. Naghahabol pa lang ang mga batang babae sa kanilang mga leksyon, samantalang ang mga batang lalaki, advanced na ang pinag-aaralan. Pero hindi bali na. Ang mahalaga, nabigyan muli sila ng pagkakataong pumantay. What does she want to be when she grows up? In the future, she wants to be a teacher of calligraphy. Teacher? Yeah. Uh-huh. Why does she want to be a teacher? To train the children of this nation, this people. Para sa mga bumuo ng silungang ito, ang bawat isang batang maituwid nila ng landas ay malaking hakbang palayo sa madilim na nakalipas ng Afghanistan. Children are the builders and leaders of the future of the world. If you do not pay any attention, we do not direct them in positive line, they will end up with some in the future with very dangerous activities like terrorists. For a country that has seen nothing but suffering for a generation, I think that any positive change, even the smallest change which leads to a better life for our people, is something that we all hope for. The fact that 3 million children were smiling and happy just a few months ago to go back to school is a source of a lot of happiness for a lot of people. Malayong maswerte ang Pilipinas kung ikukumpara sa Afghanistan. Bagamat ang ating mga problema, may pagkakahawig, maraming balakid sa kapayapaan.
Sa kahirapan at hindi pagkakaunawaan, nag-ugat ang mga hidwaan. Sana nga lang hanggang dito na lang ang mga pagkakatulad ng ating mga bayan. Tayong mga Pilipino, sana matuto sa mga kasawian ng Afghanistan. Mula rito sa Afghanistan, ako si Jessica Soho, nag-uulat. What was that? Move, Manix! Pagkalagpas lang sa kinaroroonan namin, biglang sumabog yung ambulansya. Kasi may nadaanan daw siya na anti-tank landmine. Eh, yung kung saan siya sumabog, sa labas lang ng opisina ng Danish demining group, kung saan naroon kami. What did you do when it's exploded? I was with Manixa. We were near to the car. Mm-hmm. So what do you recommend for him? The distance is only 50 meters. Nobody comes? Nobody comes to help these people. Meters down on the ground. Si Jesse. Because there are fake money too. Fake money? Yeah. Si Manix converted to $100 is 3.9 million. I'm a millionaire here in Afghanistan. Papa, you can be artista in our country. Ilang dekada ng gera. Ang Kabul, dating magarang syudad. Tashakur. Sugar, very good food, okay? Bye-bye. Ako lang mo to. Bye-bye.